Hi mga boss, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang vision ni Madam Rudy Baldwin ngayong araw, August 10, 2020. At ito ay tungkol sa isang karumal-dumal na sasapitin ng mga kabataan o kababaihan sa Antipolo kahit sa kasalukuyang pandemya. Kung gusto niyong malaman ang buong detalye, panoorin po hanggang sa huli. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin sa inyo na di po ako si Madam Rudy Baldwin at ako lamang po ay isang masugid na taga-subaybay niya. Ang page po ni Madam Rudy Baldwin ay meron na pong 2.6 million plus of followers na po. At kaya po nung parati niya sinasabi sa mga post niya ay mag-ingat lamang po tayong lahat sa mga fake page na nanghihingi ng load at kahit anumang halaga kapalit na mga lotto numbers. At saka mga boss, nilagay ko po sa description sa video sa baba ang link ng Facebook page ni Madam Rudy at ang kanyang YouTube channel. Kung bago naman po kayo sa channel ko ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa mga panibagong videos natin. So simulan na natin mga boss ang vision ni Madam Rudy Baldwin. Pakinggan po natin. August 10, 2020, Antipolo Vision. Paalalahanan ko ang lahat ng babae o magulang sa mga taga-Antipolo. Nakikita ko sa vision ko na merong isang krimen o kaya panggagahasa na mangyayari pa lamang sa Antipolo at ito ay kakasawi niya. Nakikiusap ako sa inyo na ingat kayo ng sobra dahil kahit meron tayong krisis, wala silang pinapalampas. Kaya nakikiusap ako na ayoko talaga mangyari ang nakikita ko sa vision ko. Kilala ng taong ito ang ginawa niya ng masama. Pero ang lugar na to hindi kalayuan sa chapel o simbahan. Isang pangyayari na walang puso ang taong ito. Kaya pakiusap, ingatan nyo ang mga sarili nyo at mga anak nyo, lalo na sa mga nakatira malapit sa palengke. Lahat ng mga taga-Antipolo, yan ang nakikita ko sa vision ko at kailangan ko yan ma-post para lahat kayo makapag-ingat. At nakikita ko din ang aksidente na mangyayari pa lamang sa Antipolo. At may nakita akong nasawi, lalo na sa lugar na may tubig, pwedeng dagat o baha. Huwag kayong makalimot na manalangin at laban lamang sa hamon ng buhay. Sundin natin ang babala at payo ng gobyerno upang lahat tayo ay makaligtas sa sakit. At ingatan din natin ang sarili natin at huwag makalimot na manalangin. Diyos lang ang makakapagpabago sa lahat. Kung ano man na nakikita ko sa vision ko, yun lang ang mapost ko. Para tayo ay makapag-ingat. Manalangin palagi, huwag makalimot. At yun po ang vision ni Madam Rudy Baldwin ngayong araw. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy sa kanyang mga visions upang magbigay ng panic sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganon tayo ay makapaghanda. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala namang pong mawawala kung susundin natin. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.